Hello guys, good morning. Masakit yung ipin ko. So yun guys, almasal tayo, bread, tsaka egg. Yung ano ko, nilagay ko. Ayan. Di lang ako masyado magsasalita kasi yung dito ko na ano, masakit. Tsaka nagkape ako mga 10:20 na. By the way guys, gumawa ako ng video to say thank you sa lahat ng nag-subscribe sa YouTube channel ko. I have 2,400 plus subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng nag-subscribe ng YouTube channel ko. Mula nang na-monetize ang channel ko is 3 months na. Actually, ginawa ko tong channel na to is way back 2018, year 2018. But I forgot already the months, but the year. It's 2018 na ginawa ko to. And then, na-monetize lang siya ngayon na year kasi nga kailangan natin ma-follow yung 1,000 na subscriber at saka yung 4,000 minute hour na kailangan ni YouTube. So, may video ako na nag-viral, medyo nag-click sa mga subscriber, sa mga manunood, kaya tumaas ng tumaas yung subscriber ko at saka yung minute in view ko. Kasi dati yung parang nawawala na ako kasi umabot ng ilang nag 2019 na, nag 2020, yung subscriber ko is 197. Minsan naano na ako, nasabi ko hindi ko na siguro itutuloy ito kasi parang nanghihinayang ka. Oo. Tapos talagang finoforso ko siya, nasabi ko okay lang kahit na walang mag-subscribe, kahit walang manunood, ako na lang, sabi ko sa sarili ko. At least pag masira yung Facebook ko, yung mga video ko sa YP is makikita ko pa kasi nga nandun naka-upload lahat. So, lagi akong nagpipray na sana maraming mag-subscribe, maraming manunood sa channel ko. And then until one day, nakita ko kasi nag-viral yung video na yun din nagparami ng subscribers ng kapatid ko, yung lasing ako nga nagsusuka. So ayun, maraming nag-subscribe na taga ibang bansa. Maraming salamat po sa lahat. Thank you so much for those who are subscribing me around the world. So ayun, nag-click siya, biglang from 100, nagpataas ng pataas every day, dumadami 20 subscriber, kinabukasan umabot ng 30 subscriber, hanggang sa biglang tumaas na siya. And then that day na tumaas siya, medyo na-encourage ako, sabi ko sa sarili ko, sige mag-upload ako ng mga video ko kahit na, kasi hindi naman kasi ako lumalabas dito sa bahay kasi wala akong day off. So sabi ko, ang i-upload ko lang is yung mga ginagawa ko everyday dito sa loob ng bahay. So ayun, nag-upload ako, magdagdag rin ng minutes are, at saka ano, nag-upload din ako doon sa short video ko para pang-iganyo din ng mga subscriber. And that day, inong time na na-monetize na ako, nag-email na naman ang YouTube, ang YouTube sa akin na pinadala na nila yung Google AdSense ko. So itong Google AdSense is tatlong beses ka lang pwede mag-request. Nung unang pinadala sa akin, umabot ng isang buwan na hindi ko pa natanggap. So I was, sabi ko, wala pa din, sabi ko. So nag-second attempt ako. So natingnan ko pala doon, kailangan guys, yung address nyo, talagang kapareho talaga. So natingnan ko pala doon sa address ko is walang poblasyon dos. So pinalitan ko yung address and then nag-request ulit ako for the second attempt. And finally guys, mula nung pag second attempt ako na nag-request ng PIN ng Google AdSense ko is ano ba yun? Dumating siya is ano ngayon? 1 month and 7 days siya dumating. Simula nung nag-request ako ng second attempt ng Google AdSense,
AdSense ko. So, dumating na siya. Ngayon, kasi doon ko pinadress sa Pilipinas, sa bahay. Dumating na siya daw kanina. Pinasa naman ng kapatid ko sa akin yung pin kasi kailangan ko i-enter yun sa akin Google AdSense para makita ko yung flow ng income ko at kita ko everyday sa channel ko. So, doon ko kasi makikita at saka doon na mag-uumpisa yung pwede mo na i-withdraw yung sahod mo pag natanggap mo na yung Google AdSense mo. At saka sa YouTube pala, kailangan mong makuha yung $100 bago mo ma-withdraw yung pera. So, ayun na guys, pag umabot na ng $100, pwede na yun ma-withdraw. Basta yung Google AdSense mo is na-enter mo na doon sa Google AdSense payments mo. So, ayun, kanina, thank you so much talaga. Thanks God, dumating na yung Google AdSense ko. And then, pwede ko na ma-withdraw yung kita ko sa YouTube. Kahit pa unti-unti at least, meron siya, di ba? Kaya, kayong mga new creators, yung mga YouTuber, yung mga vlogger na nag-uumpisa pa lang, huwag kayong mawala ng pag-asa kahit pa isa-isa lang yung subscriber mo. Okay lang yan kasi dito kasi sa YouTube talaga totoo, mahirap talaga ang kumuha ng mga subscriber. Hindi kagaya ng ibang media platform, kagaya ng Facebook is mabilisan ang subscriber or ang followers mo. At dito sa YouTube talagang mag-effort ka, kailangan may video ka talagang mag-click na para sa masa o yung pinapanood talaga. I'm very very thankful sa mga nag-subscribe sa akin, especially doon sa mga ibang bansa kasi mostly sa nanonood sa akin is ibang bansa. And then nakikita nyo guys yung mga video ko, hindi ko talaga yan ini-edit or ano, lang in-upload-upload ko lang kasi nga wala na akong time. Dami ko ding trabaho dito sa loob ng bahay ng amo ko. So, yung mga video ko lang naman is about dito sa loob, yung ginagawa ko. Of course, kung may mga ibang malalaman ako, is sinishare ko din sa inyo. So, yun guys, maraming maraming salamat guys sa panunood, pag-subscribe ng channel ko. And sana huwag kayong magsawa na manood at don't skip the ads. Kasi ang mga vlogger doon lang kumikita sa ads ng kanilang video. So, naisip ko guys, yung unang sahod ko actually, yung unang sahod ko na ma-withdraw, hindi ko pa ma-withdraw kayo si ngayon kasi wala pa akong day off. And sabi ko, baka i-withdraw ko pagka natapos na ako dito sa kontrata. Kasi yung kontrata ko dito sa bahay ni Amoy's, 3 months na lang at natatapos na ako. So sabi ko, saka ko na lang i-withdraw yung sahod ko sa YouTube pag nakaalis na ako dito. So, naisip ko guys, yung kalahati ng sahod ko dito sa YouTube is i-share ko din ang blessing na natanggap ko na sahod kasi kung hindi pa dahil sa inyo, hindi din naman ako makasahod. So, nung kalahati ng sahod ko is i-share ko, I don't know, nag-iisip pa ako kung, kasi hindi naman masyadong kalakihan, kahit lang naman na magkasahod tayo ng 10,000 o yung 5,000, i-share natin. Yun lang. So, kasi baguhan pa tayo, tsaka konti pa yung nanonood at nakadepende din yun. So, half of my salary, I will give it to, share blessing ko na lang siguro o, magbibigay ako ng because I don't know, nag-iisip pa kasi actually malayo pa naman yung 3 months. Basta kalahati ng sahod ko, talagang i-share ko ang blessing. Yun lang. Tsaka na-inspire kasi ako dun sa mga pinapanood ko na mga ibang vlogger, yung nagbibigay-bigay. Yung talagang gusto ko, sabi ko, pag lumaki talaga yung kita ko sa YouTube, ganun din yung gagawin ko. So, by the way guys, thank you very much for those who are subscribing me. At sa hindi pa nakasubscribe sa YT channel ko, mag-subscribe na kayo and don't skip the ads po para po may mabigyan pa ako na kung makasahod na, makuha na yung sahod is na may mabigyan ako ng mga, ma-share ko yung ibang blessing. So, ayun lang guys. Thank you very much. God bless everyone. Maraming maraming salamat po.